Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ngayon, mga kapatid, ay muling nagkasama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Ama, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya, ng kalakasan, karunungan, kapangyarihan. Sa iyo nagmumula ang aming hininga. Ikaw, Panginoon, ang aming kinabukasan, ikaw ang aming kalakasan, ang aming kapayapaan at kapanatagan. Panginoong Diyos, salamat po sa bawat taon na itinadagdag mo sa amin upang kami ay patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita at patuloy ka naming mapaglingkuran upang maluwalhati ang banal mong pangalan. Sa araw po na ito, Ama, kami po ay muli mong tunghayan at samahan at turuan, O Lord, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Ama, we worship you, Father God, sa iyong katapatan sa aming buhay at sa patuloy mong pag-sustain sa aming lahat. Pagpalain po ang banal mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa araw po na ito, mga kapatid, ang ating pong paksa ay patungkol po sa the year of the Lord. Next week po ay panibagong taon na naman na ibinigay ng Panginoon sa atin. Year 2021. Ang buong mundo ay muling magse-celebrate sa pamamagitan ng mga paputok, sa pag-welcome nila, sila ay nag-iingay at sila po ay nagdiriwang. At ang karamihan po na nakabalot po o nakapaligid dito po sa tinatawag na New Year celebration ay usually mga meaningless na mga pamamaraan tulad po ng mga tradisyon, mga paniniwala, mga pamahiin, na may swerte daw darating kung ikaw ay may iba't ibang uri ng mga prutas o yung mga paputok sa paniniwala na maitataboy ang mga masamang elemento. Pero ang lahat ng iyon, mga kapatid, ay meaningless. Lahat po ng iyon ay walang katotohanan. Kinakailangan, mga kapatid, makita po natin ang katotohanan na nakapaloob sa bawat taon. Mga kapatid, tatandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoon ang Panginoon ng lahat ng panahon. Ang bawat taon na dumarating, mga kapatid, sa atin ay sa Panginoon. Mahalaga na makita po natin ang perspektibang ito sa larangan po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang dating system na itinatag ng mga unang tao. Ngayon, tingnan po natin dito po sa chart na ito. Ang tawag po nila doon po sa year na bago ipinanganak ang Panginoong Hesus ay tinatawag nilang BCE or Before Common Era o mas kilala po sa katawagang BC or Before Christ. At ang lahat naman po ng mga taon after po ng kapanganakan o yung existence ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng lupa ay tinatawag naman po nilang Common Era or AD, Anno Domini. Ano pong ibig sabihin ng Anno Domini? In the year of the Lord. Kunyari, ngayon po, year 2021 na. So, yan po ay in the year of the Lord 2021 or AD 2021. Yan po ang katawagan sapagkat ito po ay naitatag na sa mahabang panahon. Kung napapansin niyo po sa dating system po na tinatag ng mga tao noong unang panahon, si Kristo po ang pinakasentro ng lahat ng mga panahon. Siya po yung pinaka-turning point ng history. At mahalaga na makita po natin ang mga katotohanan ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya, mga kapatid. The account of our Lord's birth gives us the story of the world's most glorious event and its greatest invasion. Mahalaga po, mga kapatid, na makita po natin ito. Na yung advent o yung first advent ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kapanganakan o yung tinatawag nating incarnation at yung pagkakatawang tao niya, yun po ay isang glorious event sa kasaysayan ng tao. Sapagkat ito po, hindi lamang po baby, hindi po isang ordinaryong baby yung dumating.
Ang dumating po, ang ipinanganak po, ay isang hari. Hari ng mga hari. At ito po yung pinakaabang-abangan ng lahat ng prophecies in the Old Testament. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito po ang magiging turning point ng ating history. At sa karamihan naman po mga kapatid, ito po ang araw na to, kaya po sineselebrate ang lahat ng halos ng mga tao sa buong daigdig. Sapagkat ito po ay isang internal testimony na ang araw na to ay mahalaga, yung tinatawag po nating araw ng Kapaskuhan. So ngayon mga kapatid, ito po ay isang significant event. Sapagkat mga kapatid, this is the greatest invasion na nangyari sa balat ng lupa. In-invade ng ating Panginoong Hesus ng hari na mga hari ang mundong ito na sa ilalim na sa kadiliman. On that day, God the Son entered the world. He came as King to reconquer it for God the Father and restore it to God's original purpose to be God's kingdom. Yan po ang pinaka-reason ng pagdating ng ating Panginoong Hesus ay para i-conquer ang mundong ito na makasalanan na pinaghaharian na ng kadiliman at ito ay ma-restore doon sa original purpose kung papaano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito po yung mga pagkakataon na kung saan yung error ng unang Adan ay i-reverse ng huling Adan, walang iba sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Upang maibalik ito sa kingdom ng Panginoon. Kaya yan po ang pinaka-main theme, the kingdom of God. Even ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga paunang mga pagtuturo, binabanggit niya na ang patungkol sa kingdom of God. Ang mga apostles, sila John the Baptist, kaya nga kahit na sa may Book of Acts, ang tema po is the kingdom of God sapagkat iyan po ang pinakamahalagang mangyayari. At tayo po mga kapatid, iyan po ang ating pinaka-goal, ang mapasama sa paghahari ng Panginoon at maging kaisa tayo sa pagpapalaganap at pagkakatatag ng kaharian ng Diyos in every sphere of life sa mundong ito. Okay, so He came with grace and healing. At nakita naman po natin yan. Talagang ang Panginoong Hesus, ipinakita niya kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Panginoon, inabot niya kahit na tayong mga enemies. Punong-puno ng grace nung dumating ang Panginoong Hesus. At ang dami niyang pinagaling. At ito po ay isang magandang pagsasalarawan ng restoration na ginagawa ng Panginoong Hesus. Yung kanyang mga pagtuturo tungkol sa kaharian ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagpapagaling, it's the picture of restoration of all things. To all who receive Him by faith. Pero doon naman sa mga nag-resist sa kanyang authority, He come in judgment for those who resist His authority as King of Kings and Lord of Lords. Mahalaga na makita po natin ito mga kapatid. Kaya nga kung bakit tinawag na ang taon na ito, ang mga taong ito ay in the year of the Lord. That is a very significant description ng bawat taon. So, ibig sabihin mga kapatid, ang bawat taon na dumarating ay hindi po yung, wag po nating katatakutan ang mga taon na darating. Ay naku, may mga pandemic. Naku, ay may mga gantong kaguluhan. Naku, maghahari na yung beast tulad ng paniniwala ng maraming mga Kristiyano. Huwag po natin katakutan ang mga taon. Ang taong takot na harapin ang bawat taon na darating ay wala rin pinag-iba doon po sa mga hentil na walang paniniwala sa Panginoong Hesus. Nasa paniniwala sila yung nagpaputok para maitaboy yung mga masasamang elemento. Anong pagkakaiba ng isang Kristiyano na hindi niya rin naiintindihan yung paghahari ng Panginoong Hesus? Dumating na po mga kapatid ang hari na mga hari. Kinongker niya na po ang daigdig na ito at siya po'y mananagumpay. Nung siya po ay umakyat sa langit at mupo sa kanan ng Ama, siya po ay nagahari na. Tapos na po ang labanan. Siya po'y mananagumpay na and He is reigning right now
at iyan po ay malinaw sa mga talata ng Biblia. Amen. So, ang lahat ng taong ito, mga kapatid, buhat nung siya ipinanganak, ay taon para sa Panginoong Jesus. Ang mga nakalipas na mga taon, kahit ng mga panahon niya ng digmaan, kahit ng anumang mga panahon niyan, o mga panahon pang darating, bawat taon, tatandaan po natin, it belongs to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, maganda po na maalala natin ito pong itinatag ng mga naunang mga tao. In the year of the Lord, Anno Domini or AD. Okay, so kaya mahalaga po yung incarnation ng ating Panginoong Jesus. The incarnation of Christ. Ito po ay nagdala ng great news of great joy. Ayon po sa announcement ng mga anghel nung ipinanganak ang Panginoong Jesus. Tignan niyo po, no, mga kapatid, ano, grabe po yung celebration nung araw na yun eh. Yung tinatawag nating Kapaskuhan. Bagamat controversial sa ibang mga Kristiyano yung date, hindi po na po mahalaga yung date. Ang mahalaga, we commemorate tayong lahat. We commemorate na merong araw na kung saan ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Yun po yung ipinagdiwang natin, not the exact date. Amen? So, ganun po dapat natin tinitignan. Sapagkat ang araw na ito, mga kapatid, ay hindi po simpleng bagay yung naganap. Ipinanganak po yung hari ng mga hari na magbabago ng lahat ng bagay, at ang araw na ito ay pinakaabang-abangan ng lahat ng mga anghel, lahat ng mga propeta in the past, yung advent ng araw na ito na kung saan ay ire-reverse na ang lahat ng bagay. Amen. Yun po yung ipinagdidiwang sa araw na yun. This is a very significant day. The incarnation of Jesus Christ o yung tinatawag natin Christmas. Amen. So, tingnan nyo po yung sinabi ng mga anghel sa Luke chapter 2. But the angel said to them, sa mga shepherds on the field, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy." Bakit po good news of great joy? Ibig sabihin, isang mabuting balita ng malaki at dakilang kagalakan. Isipin niyo po, alam niyo mga kapatid, ang Biblia, hindi po yan gumagamit ng mga basta-bastang mga salita. Ito pong sinabi ng angel, announcement ng angel, galing po to sa Ama. At ito po ay katotohanan. This is the reality. Kung ano yung naganap nung araw na yon, bakit ganun na lamang katindi ang celebration ng mga angel nung araw na yun ay pinanganak ang Panginoong Jesus? Amen. So, good news of great joy. Ang sinasabi ng mga anghel, magdiwang kayo, kayong mga tao sa balat ng lupa, magdiwang kayo sapagkat sa araw na to ay dumating ang mabuting balita na magdudulot ng napakalaking kagalakan sa lahat ng tao. Isipin niyo po yung announcement na yan. Grabe po yung araw na to. Which will be for all the people, for today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. And suddenly, there appeared with angel a multitude of the heavenly host praising God. Isipin niyo po, no, grabe, kung yung langit na ang tindi ng celebration, nag-awitan ang lahat ng mga anghel dahil sa dakilang araw na ito. Kaya nga mga kapatid, no, hindi niyo napapansin, bakit kaya ang lahat ng tao sa buong daigdig, even yung mga pagan, alam niyo ba, even yung mga atheist, even yung mga Muslim ay nagse-celebrate ng Christmas? Isipin niyo po yun. Nung napunta ako ng Qatar, naalala ko, pati alam niyo ba ang Muslim, ano, they are trying to replace everything Christian. Pero, nung napansin ko nung ako yung nasa Qatar, napansin ko, pag Christmas, may Christmas vacation din sila. Nakikichristmas din sila sa mga Christian. Nakita niyo mga kapatid,
bagamat dinidenay lang sa puso nila, pero alam nila na mayroong araw na yon, sapagkat iyon ay patotoo ng banal na Espiritu na ang araw na yon ay dakila. Inaalaala ng lahat ng tao sa buong mundo na ang araw na yon ay dakila. Kalimutan na nating specific date. Amen. Pero ito po ay, mga kapatid, ay isang internal testimony na hindi mo kayang iwasan. Ang buong daigdig ay nagdidiwang bilang pagsang-ayon na merong kaganapang naganap sa mga panahong ito na isang dakilang araw, at ito ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Amen. A multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth, peace among men with whom He is pleased." Nakita niyo po? Ito po yung araw na kung saan ang Panginoong, ang ating Ama ay talagang pati siya, galak na galak siya. At ipinakita ito sa mga mensahe ng mga anghel kung gaano kagalak ang ating triune God sa araw na ito. Kaya nga sabi ng mga anghel, purihin ang Panginoon, luwalatiin ang Diyos sa katastaasan, at sa earth, sumaatin ang kapayapaan, sapagkat kinalugdan tayo ng Panginoon dahil sa pagdating o yung kapanganakan o yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, it is the beginning of restoration of all things. Kaya dakila po yung araw na yan. Amen po ba? Dakila po yan. At hindi po yan kayang i-deny. Merong internal testimony that even Christians, ano, bagamat at I respect yung mga paniniwala ng ibang mga kapatid natin na kasi nga dahil nga sa noong unang panahon, naunahan kasi tayo ng mga may nagtuturo noon na pagan yung mga Christmas celebration. Ako po hindi ko po tinatawaran sapagkat kuwan sa panatay, ako rin po ganun din po yung aking pananaw. Pero dapat as nag-grow tayo sa maturity, mas tinitignan natin yung mga bagay sa perspective na ng gospel. Amen. So nakita po natin kung gaano kahalaga ito. So tayo nga po ay nagse-celebrate ng Lord's Supper. Hindi na natin alam yung actually sa ibang mga religion nga, they are trying to ma-celebrate nila yung Lord's Supper on the exact date. Kino-compute pa nila yung date magpahanggang ngayon. Pero yung date po ay hindi na po yun significant. Ang mahalaga, tayo ay merong celebration. Kaya nga even yung mga Christian, nakita mo ha, sa mga Christian, mga kapatid, bakit natin itinatapat, ayaw nating tawagin Christmas party or Christmas celebration, ang pinalitan natin ng pangalang Thanksgiving. Bakit po, mga kapatid? Bakit po kung talagang Thanksgiving lang yon? Kung simpleng Thanksgiving lang yon, mga kapatid, hindi yung pag-alaala sa kapanganakan ng Panginoong Yesus, bakit natin tinatapat na mga ganung mga season? Sagutin niyo po yung tanong na yan. Iyan din po yung naging katanungan ko. Bakit natin itinatapat yung Thanksgiving in replacement ng Christmas celebration? O maaring siguro na natatakot tayong gamitin yung Christmas kasi mayroong mass. Mga kapatid, I challenge you. Yung salitang mass, hanapin mo, bakit nagkaroon ng mass? Yung mass po kasi, pag napasok po kasi tayo doon sa salitang mass, akala natin yung misa ng Katoliko. Doon po tayo nagkakaroon ng confusion at pag-agam-agam. Naintindihan ko po yun kasi once upon a time, ganun din po ako eh. Pero alam niyo pa mga kapatid, no? Ni-research ko yan eh. Ano yung ibig sabihin ng mass? Bakit dinugtong nila yung Christ mass? Hindi lang po, bagamat, totoo po mga kapatid, no? Yung mass, galing po yan sa salitang Latin na tinatawag pong misa. M-I-S-S-A. Na ang ibig sabihin po ng mass na yon ay kasi nung mga early Christian, as they celebrate Christmas, ay merong kasama na liturgy. Alam niyo ba kung ano yung, ay may kasama pong Eucharist. Alam niyo ba kung ano yung Eucharist? Yun po, sa atin po ang tawag po natin dyan is Lord's Supper. Sa Roman Catholic, ang tawag lang po nila dyan is Eucharist. So yung mass po na yun, mga kapatid, hindi po yun misa lang ng Roman Catholic. Yun po ay celebration ng Eucharist.
Amen. Tayo rin po naman, nag-Eucharist din tayo eh. Diba? Kaya lang Lord's Supper lang ang tawag natin. Actually, kung titignan niyo po mga kapatid, ang definition o ang meaning talaga ng Eucharist, it's just Thanksgiving. Tignan niyo po ang meaning sa dictionary. What is Eucharist? It's Thanksgiving. So, ibig sabihin, ang mga Christmas pagpasko, if they celebrate Thanksgiving, o Eucharist po yun. Yun po yung sa wikang Griego. Hango po yun sa wikang Greek, Eucharist. So, Thanksgiving po ang ibig sabihin nun. So, ngayon kasi, nag-evolve na ang mga panahon, kaya yung salitang misa ay naging parang misa na lang ng Roman Catholic. Pero yun po ang ibig sabihin ng Mass, a celebration of Eucharist, a celebration of Lord's Supper, na in-augment nila yung kapanganakan ni Christ doon po sa may kamatayan ni Christ. Okay? Yung kanyang kamatayan, puling pagkabuhay, yung celebration ng Lord's Supper. Yun po ang ibig sabihin talaga ng Christmas eh. So ngayon mga kapatid, mas maganda po no na minsan i-review po natin yung mga ano natin. Kasi noon, na-stuck po tayo sa ganong knowledge. Uy, Christmas, misa, na-stuck po tayo doon sa idea ng mga Roman Catholic. So ngayon, kaya nga, mas maganda, tignan po natin ang mga bagay na ito in the context of the gospel. Nakita po naman natin, no? Grabe ang kagalakan ng langit. Mismo yung God the Father. Kung gaano kadakila yung araw na yon. The incarnation of our Lord Jesus Christ. It is the turning point of history, even testified sa ating dating system in the year of the Lord. At ang buong mundo ay nagse-celebrate na magpahanggang ngayon, taon-taon, even pagan, even Gentiles, even atheists, and those who do not believe in the gospel, nagse-celebrate na silang lahat in testimony na ang araw na yon ay dakila, bagamat dinidinay nila yung truth about Christ. Amen. So, kaya nga, good news of great joy for the dying world. Kasi kung titignan mo, no, kung titignan mo sa mata ng dead man, ang nakikita lang ang tao kasing patay, ang nakikita nilang nila sa mundo, sa mga bawat tao na darating, ay puro mga kaguluhan, krimen, yun na nakikita nila eh. Hindi kasi nila nakikita yung paghahari ng Panginoong Jesus. Kaya nga po magkaiba yung perspective ng Christian at perspective ng taong patay. Kasi yung taong patay ang nakikita niya death. Pero ang mga anak ng Diyos, may buhay na siya, kaya ang nakikita niya na life. Nakikita niya na ang Panginoong Jesus, yung paghahari ng Panginoong Jesus. Nakikita niya yung victory ni Christ sa lahat ng taon na dumarating sa buhay natin. Bawat taon, mga kapatid, huwag natin isurrender kay Satan ang New Year. Alam niyo ba, kahit ako po nung unang early Christians po, ganun ang tingin ko eh, na ginagamit kasi ng pagan yan, ng mga Chinese, yung mga puro traditions. Kaya, dahil nga yung mga paputok, alam naman natin meaningless yun. So tayo, parang nagkaroon tayo ng naging allergic tayo sa New Year celebration. No! Actually, we have to celebrate ang lahat ng taon sapagkat ang taon na to ay sa Panginoon. Amen. So, ang yung mensahe ng Panginoon ay message ng Panginoon in this dying world. This world is dying. Yan po ang katotohanan. Kitang-kita po natin yung nangyayari. Kaya nga mga kapatid, ano, tignan niyo po ang record ng history. Dahil nga ang mga historian natin, they are not Christians, hindi na nakikita yung ang paghahari ni Christ sa history, they look at the history in the dead man's eyes. Kaya ang tingin nila sa nangyayari ay puro yung mga kaguluhan, mga digmaan, mga crisis, mga pandemic, ganoon nakikita nila mga kapatid. Kaya nga sa history natin, no, The history of the world is a record of perpetual human crisis. Makinig ka ng radyo, manood ka ng TV, bumabasa ka ng periodiko, puro yung mga kaguluhan ang nakikita natin. Wala na kakita mga kapatid doon sa paghahari ng Panginoong Jesus. Kasi kita ninyo ha, sa mundong ito, lagi ang ating gobyerno, ang buong mundo, ang bukang bibig niyang kapayapaan. Bawat isa, nais ang kapayapaan, even yung mga ungodly.
Even yung mga atheists, even yung mga hindi naniniwala sa Diyos, even yung mga hindi Christians, lahat ng tao, they want peace. Pero bakit, ang tanong, bakit napakahirap kamtan yung kapayapaan? Bakit napakahirap na ma-achieve yung peace? Despite ang effort ng United Nations, ng lahat ng bawat gobyerno, sa atin na nga lang yung effort ng government magkaroon ng kapayapaan sa mga NPA, sa iba't iba pang mga rebelde. At bawat tahanan, bawat community, we want peace. Pero bakit ang tanong dito mga kapatid, bakit napakahirap makamtan yung kapayapaan? Tingnan niyo po yung record. Over the last 3,500 years of history, nations have signed 8,000 peace treaties. More than na ngayon, ang dami ng pinirmahan ng mga peace treaties. More than 8,000. And have brokenly nearly all of them. Halos lahat ng iyon, walang nangyari. Lahat ng mga peace treaties na yon. Yet deep inside of every human heart is the longing for peace, justice, and rest. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa digmaan, kapayapaan sa kaguluhan, kapayapaan sa mga civil unrest, etc., etc. Pero bakit napakahirap? Bakit napakailap ng kapayapaan? Kasi ito po ang testimony ng Biblia. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 48, "There is no peace, says the Lord, for the wicked." Amen. Ang kapayapaan ay nakakamtan lamang ng mga nasa Panginoon. May kapayapaan tayo tuwing dumarating ang bawat taon. Nakikita man natin yung mga pandemic, nakikita man natin yung crisis, nakikita man natin lahat ng kaguluhan sa ating paligid. Sabi nga ng Salmo, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. But it will not approach you. You will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. Hindi yun po para sa atin. Yan po ay para sa wicked. Kaya nga, we have to see things in the eyes of God. Hindi po sa eyes ng dead men. Mahalaga po ito mga kapatid. Sa mundong ito, kaya mahirap kasi ayaw nila sa paghahari ng Panginoong Jesus. Kaya wala silang kapayapaan. Kahit anong effort na gagawin nila, mapuprustrate lang sila ang bawat bansa na ayaw pasakop sa paghahari ng Panginoong Jesus. But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet. Kita niyo yung testimony ng Panginoon? Hindi sila matatahimik. As its water tossed up, refuse and mud, sa halip na kapayapaan ang nais nila, ang bumabalik sa kanila, mga dumi at mga putik ang bumabalandra sa kanila. There is no peace, says my God, for the wicked. Amen. We have to understand this. Kaya ganito kagulo ang ating mundo. Ang reason, dahil ayaw nila sa paghahari ng Panginoong Jesus. Paintindihan po natin mamaya yan sa mga talata ng Panginoon. Kaya nga, the incarnation of our Lord Jesus Christ ay nagdala sa mundong ito ng good news of great joy sa dying world na to. Amen? For unto us, a child is born. Unto us, a child is given. And the government shall be upon his shoulder. Amen? So, lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, ethnic, tribe, group, every tongue, na ayaw pasakop sa paghahari ng Panginoong Jesus, ayaw pasakop sa kanyang government, ay magpapatuloy ang kawalan ng kapayapaan, injustices, chaos, maghahari yun sa kanila. Pero sa mga anak ng Diyos, iba po ang kwento, sapagkat tayo po ay nagpailalim sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Ang paghahari ng Panginoong Jesus ay nagdadala ng kapayapaan sa lahat na nagpapasakop sa Kanya. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. So nakita niyo po mga kapatid, ang paghahari ng Panginoon ay patuloy nag-increase sa kanyang paghahari ang kapayapaan. Pati ang kanyang government ay nag-increase. Naalala niyo po nung unang
Naalala niyo po yung parable na ibinigay ng Panginoong Jesus tungkol sa mustard seed in comparison sa Kingdom of God, na yung kanyang daw paghahari ay katulad lamang sa mustard seed. Nag-umpisa na maliit, insignificant, hindi pinapansin ng mga tao, pero ito'y palaki ng palaki, palaki ng palaki, ng palaki ng palaki, samantalang yung Kingdom of Men, paliit ng paliit, paliit siya ng paliit, paliit ng paliit. Pero ang Kingdom ng Panginoon, palaki ng palaki. Mga kapatid, dapat tinitignan po natin ang katotohanan ito sa mga kaganapan sa ating mga panahon at sa mga panahon pang darating. Ganun po natin tignan ang history. Buhat ng dumating ang Panginoong Yesus, tuloy-tuloy yung kanyang paghahari, nag-i-increase at patuloy pang mag-i-increase hanggang sa ang buong daigdig ay pinaghaharian ng Panginoong Yesus. And that is the only hope of every nation. Yung paghahari ng Panginoong Yesus. Sapagkat yung paghahari ng Panginoong Yesus ang makapagdadala lamang ng totoong kapayapaan sa mundong ito na walang kapayapaan. Amen. So mahalagang maintindihan po natin, ito po mga propesiya ng Panginoon. Napakaganda po ng Isaiah 61. Sapagkat dito po ang kita po natin kung ano po yung mabuting balita na sinasabi po ng mga anghel sa announcement niya sa mga shepherd. Sabi po ng verse 1, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Mga kapatid, familiar po kayo sa verse na to. Ito po yung unang statement nung si Jesus po ay pumunta sa isang sinagoga at binuksan niya ang scriptures. Ito po specifically ang kanyang binasa at pagkatapos niyo, ito po ang kanyang comment. "Today, this scripture has been fulfilled in your reading." Na-fulfill po ito mga kapatid. Kaya nga, I challenge you mga kapatid, basahin niyo po yung buong Isaiah 61. Na-fulfill po ito. Mula po nung siya ay dumating, magpahanggang ngayon at patuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik, naganap po ito. Ito po yung good news na sinasabi ng mga anghel na dumating yung good news of great joy para sa mundong ito na nagpe-perish. Na kung ang mundong ito na nagpe-perish, gaya na sinasabi sa John 3:16, "For God so loved the world that na kung sino man yung maniniwala sa Kanya will not perish." Amen? Siya lang po ang tanging pag-asa ng buong daigdig yung kanyang paghahari. At nakita po natin kung ano po yung good news sapagkat ano po yung dadalhin ng ating Panginoon. Dadalhin niya ito to bind the brokenhearted and to proclaim the liberty to captives and freedom to prisoners. So nakita niyo po yung scope ng ministry na gagawin ng Panginoong Yesus. At totoo ito, na ginawa ito ng Panginoon sa atin. Tayo, broken heart din tayo eh. Grabe nga po yung disease natin eh. Grabe po, uncurable na, pero pinagaling tayo ng Panginoong Yesus. Pinalaya tayo ng Panginoong Yesus mula sa ating mga kasalanan at sa ating misery. Amen. At dineclare ng Panginoong Yesus yung favorable year. Dumating na yung favorable year ng ating Panginoong Yesus. Ang mga taong ito ay year of the Lord. Dumating na. Sabi ng Panginoong Yesus, "This scripture has been fulfilled in your hearing today." Dumating na. Amen. Na ito ay dala-dala ng kanyang paghahari. Amen. And hindi lamang yung favorable year ang dumating. Even the day of vengeance ay dumating din nung araw na yon sa mga ayaw magpasakop sa kanyang paghahari. So, ibig sabihin, ang sinasabi po ng talatang ito, favor para sa lahat na nagsubmit sa kanyang authority, sa kanyang paghahari. Vengeance and judgment sa lahat ng ayaw magpasakop sa kanya. Kaya nga, wag na po kayo magtaka, mga kapatid. Bakit ganito nangyayari sa mundo? Alam nyo ba, sinishake ng Panginoong Jesus ang lahat ng institution, lahat ng government, lahat ng religion, lahat ng family ay sinishake ng Panginoong Yesus
hanggang sa maiwan na lamang ay ang kingdom niya. Amen. So we have to see yung mga nangyayari ngayon in the perspective of Christ's gospel. Amen. To grant those who mourn in Zion, giving them garland instead of ashes, oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of spirit of fainting, so that they will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Ano pong ibig sabihin ng mga talatang ito? It's the picture of restoration na dala-dala ng paghahari ng Panginoong Jesus. Kaya nga nung ipinanganak siya, mga kapatid, yung kanyang incarnation, yun po ay sign sa mundong ito, good news sa dying world na ito, na darating na yung restoration of all things. Na sa halip na sana ashes ang ating matatanggap dahil sa ating mga lisyang gawain, ay pagkakaluban tayo ng Panginoon ng garland. Amen? Sa halip na sana nagmo-mourn tayo dahil nga sa patuloy nating pagbulusok sa kasalanan, ay inanoint tayo ng Panginoon ng oil of gladness. Na sa halip sana na fainting dahil nga hindi na tayo makatayo sa harapan ng presensya ng Panginoon, ay bagkus tayo ay inobera ng Panginoon ng mantle of praise, na palitan ng pagdiriwang ang ating mga kapaghatian. Isipin niyo po yung extreme nangyari. Kabaliktaran ang tinanggap natin bagamat hindi tayo worthy sa mga bagay na ito. At ang matindi pa nito, mga kapatid, tinawag tayo ng mga oaks of righteousness. Mga puno, alam niyo naman po kung yung, ano yung oak tree. Isa po yan ng mga makitibay na mga puno, no? Na inalintulad tayo doon. Oaks of righteousness. Ng mga itnanim ng Panginoong Yesus. Wow! For the glory of God, that He may be glorified. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Amen? Then they will rebuild the ancient ruins. Nakita niyo po, restoration po ang ibig sabihin yan. Rebuilding, restoration. They will raise up the former devastations. They will repair the ruined cities, the desolations of many nations. Amen. So, yan po ang good news na dala-dala ng mga anghel. So, kaya pag narinig niyo po yung salitang AD, tatandaan niyo po, yan po ay in the year of the Lord. Yan po ay description ng paghahari ng Panginoong Yesus sa bawat panahon, over time and over history. Ang Panginoon ang hari ng mga hari sa lahat ng spheres of life. The incarnation of our Lord is the beginning of conquering the world and restoring it to God's original purpose to be God's kingdom. Amen. Tatandaan niyo po, ang kingdom ng Panginoon is like a mustard seed. Maliit, insignificant, at ito po'y palaki ng palaki, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Full blast ang kingdom ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga nangyayari sa mundong ito. Ito po ay para sa mga ungodly. Pero sa atin, it's the year of favor. Sa mga ayong pasakop sa Kanya, it's the day of vengeance. Amen. So purihin po ang Panginoon. Pangalawa, we have to remember na the incarnation of our Lord is central to the work of the Holy Spirit because it is the beginning of the new creation. Alam niyo, mga kapatid, this is very important. This is very important, mga kapatid. Na makita po natin, mga kapatid, no, na bakit po mahalaga yung kapanganakan ng Panginoong Jesus? Yun po ay central. Kita niyo, very active ang Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay nagbuntis yung isang babaeng birhen. Alam niyo ba, mga kapatid, yung kaganapang iyon is the greatest miracle of all? Wala nang papantay na mga miracles na ginawa ng Panginoon, more than Red Sea crossing, more than doon sa tumigil ang araw, more than sa doon sa nabuhay ang mga patay,
ang dami nyo nang alam na mga miracles na nangyari, pero ang the greatest miracle na nangyari sa balat ng lupa ay yung isang birhen ay nagdalang tao. At yung kanyang nasa sa sinapupunan ay hindi yun sa kagawa ng tao, but by the power of the Holy Spirit, according to the will of God. Hindi ordinaryong bata ang nasa sinapupunan ni Mary. Yun po ay hari na mga hari na magdadala ng malaking pagbabago sa balat ng lupa, sa kasaysayan ng daigdig. Amen. So ngayon mga kapatid, natandaan po natin, the miraculous conception is the greatest miracle the world has ever seen. Hindi po yung kapanganakan. Yung kapanganakan is ordinary, nanganak lang siya. Ang miracle po ay nangyari doon sa nag-conceive ang babaeng birhen ayon sa propesiya ng Panginoong Jesus. Paano nga naman magbubuntis ang isang birhen? Ha? Mga kapatid, yun pa nga lang, malaki ng problema. Pangalawa, papaano yung Diyos? Yung Diyos, nagkatawang tao na sa sinapupunan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Isipin niyo po yun. That is the greatest miracle because the Holy Spirit giving birth to the new creation through the incarnation of Jesus Christ. Mga kapatid, this is very, very important na maintindihan natin. Bakit significant ang araw ng Pasko? Sapagkat that is the beginning of the work of the Holy Spirit sa new creation. Alam naman po natin mga kapatid, lahat tayo ay na-born again because of regeneration. Amen? Tayo ay na-born again. Tayo ay naging part ng new creation. Yun po ang isang major na nangyari nung dumating ang Panginoong Jesus. Binago niya ang lahat ng bagay. Nag-usher ang new creation. At ito pong mundo ay kabilang pa rin sa old creation na tainted by sin, curse, and death. Kaya nga ang nakikita po natin sa mundong ito, yung sin, curse, and death. Yan po ay present. Kitang-kita niyo po sa ating paligid. Kaya nga, huwag kayong sumabay doon mga kapatid. Tayo po na mga tinawag ng Panginoon ay lumakad sa new creation na kung saan wala nang kasalanan, kung saan ang buhay ay nagahari na, at kung saan ang Panginoong Jesus ang hari sa ating kalagitnaan. That is the new creation. Kung saan ang blessings ay nag-overflow, kung saan ang favor of the Lord ay nag-overflow in the new creation. Nag-start na po kapatid ang new creation. Amen. At yung kapanganakan ni Jesus is the beginning, sign of the new creation. Biro nyo miracle yun? Miraculous birth. Miraculous conception. Miraculous generation. At iyon po ang sign ng ating regeneration. Yan po yung atin pong regeneration is the second greatest miracle. Ang first greatest miracle ay yung miraculous conception ng ating Panginoong Jesus. The second greatest miracle ay yung tayo ay na-regenerate because nung miraculous conception na yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, dakila po yung araw ng Kapaskuhan. Amen. Dakila po yung araw na yun. So, kaya nga mga kapatid na we have to understand this. Because of the Holy Spirit, because the Holy Spirit giving birth to the new creation through the incarnation of Christ. Gaya po ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, what? He is a new creation. Creature. All things have passed away. Behold, all things become new. At lahat tayo ay witness dito sa gawaan ng Holy Spirit. Ang atin pong pagiging born again, hindi po tayo ang nag-born again sa ating mga sarili. It is the work of the Holy Spirit as promise of God. At ang umpisa po nun ay yung miraculous conception ng ating Panginoong Jesus. Kung papaanong mahimala na nagkatawang tao, nagbuntis ang isang birhen, tayo rin po ay isang napakalaking himala. Isipin mo isang sinner. Isang taong patay sa kasalanan, isang taong kalaban ng Diyos, how come
nanabago ang lahat. Nagkaroon tayo ng consciousness sa Panginoong Diyos. Natuto tayong manalangin, lumambot ang puso natin, natuto tayong gumawa ng mga mabuting bagay, at natuto tayong tumalikod sa lahat ng ating gawa. Trabaho ba natin yan? No. It is the work of the Holy Spirit. It's the greatest miracle na nangyari sa ating buhay. Kung papaanong greatest miracle yung nangyari sa kapanganakan ng Panginoong Yesus, sa kanyang conception, kay Mary, tayo. Greatest miracle yun, mga kapatid. It is the wondrous work of the Holy Spirit. Kung papaano ang Holy Spirit ay nag-work miraculously doon sa may mundo nung upon creation. Nagkaroon ng lahat ng bagay na isa katuparan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun po yung kauna-unahan na miracle noon na naganap. Pero pinakadakilang miracle ay yung nagbuntis na incarnate ang Son of God sa isang mortal na tao, sa isang enemy of God. Amen. As a token ng gagawin ng Panginoon na himala sa buhay ng lahat ng kanyang tatawagin at kabilang tayong lahat doon, kapatid. Purihin ang Panginoon. The greatest miracle because of the miraculous birth, the miraculous conception ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yun po ay sign ng new creation. The start of the beginning of all things. Kaya nga ang incarnation is the beginning of the great work of recreation, the generation of all things. Amen. Kaya nga po, ganun na lang katindi ang pagdidiwang ng mga anghel. Amen. Ganun na lang po katindi ang pagdiriwang ng buong mundo, bagamat hindi nila kinikilala ang Panginoong Yesus. As a testimony, as internal witness ng kadakilaan ng araw ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga po maintindihan natin na kung bakit man tinawag ang mga taon na ito na tinatawag na in the year of the Lord, inspired po yun ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagturo sa mga unang tao na natakda ng kalendaryo ng ating dating system. Tinawag yun in the year of the Lord bilang patotoo sa totoong kaganapan ng pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga mga kapatid, tignan po natin ang mga taong pang darating. Tignan natin as the year of the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano, tatandaan po natin, since Christ invades and conquered the world, each year celebrates the victory of Christ over sin, death, time, and history. Ganyan po natin tignan ang bawat taon. Amen. Each year is the year of our Lord Jesus Christ. It is the new year because new creation has begun through the incarnation of Christ. The kingdom of God has come upon us. Amen. And God's presence dwells in us. Emmanuel. Yan po ang ibig sabihin. Hindi po remote ang Panginoong Yesus. Kasama natin siya sapagkat nag-indwell sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Ang Panginoong Yesus ay nagahari doon sa kanyang trono. Pero sumasa atin siyang lahat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Kaya nga sabi nga doon sa may Psalms, kahit na anong mangyari, kahit na ang bundok ay matanggal, kahit na magkaroon ng turmoil ang mga bansa, huwag kayong matakot. Merong river na pinapadala ang Panginoon sa atin kung saan tayong lahat ay ninonourish. At ito po yung presensya ng Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Kaya nga, tatandaan po natin, ang kalendaryo o ang kasaysayan ay tumatakbo in terms of God's plan. Hindi po chance ang nagpapatakbo ng daigdig. Hindi po yung plano ng mga gobyerno, hindi yung plano ng ating pamahalaan o plano ng mga pangulo ng mga bansa. Kung hindi, ang kasaysayan ay pupunta ayon sa itinakda ng Panginoong Yesus. Amen. Sapagkat siya ang hari ng mga hari, ang hari ng bawat taon. Amen. And God shall accomplish all His good pleasure. Amen. At ito ang ating kagalakan.
Ano man yung makita po natin na nangyayari sa daigdig, yan po ay nangyayari para sa ayaw magpasakop sa pag-aari ng Panginoon. Ang ating kagalakan na yung nangako na tayo ay nasa year of favor ng Panginoong Jesus ay nakaupo, naghahari. Siya ay nagpapatakbo. Siya ay sovereign ruler over all the kings of the earth. Siya ay nakapangyayari. Sa atin, mga kapatid, na mga inirang ng Panginoon, it is a favorable year. Tatandaan ko po yan, kapatid. Ito po yung time of restoration of all things na ibabind na ng Panginoon yung mga wounds natin kung tayo papailalim sa kanyang pag-ahari. Ire-restore niya na instead na ashes, garland ang ibibigay ng Panginoong Jesus. Instead na halos himatayin ka na, mantle of praise ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Kahanga-hanga ang pag-ahari ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, napakaganda na maintindihan natin ang pag-ahari ng Panginoong Jesus. It is our great joy to know that Christ is on the throne, reigning through time and history, subduing all things for the glory of God. At ito ang ginagawa ngayon ng Panginoong Jesus until ang lahat ng kanyang enemies ay masubdue at luluhod. At ang pinakahuling enemies na kanyang paluluhurin sa kanyang muling pagbabalik, ang kamatayan, kung saan ang kamatayan is totally reversed. At iyon po yung araw na pinakahihintay-hintay natin lahat, the resurrection day. Na yung kamatayan mismo ay yuyupod na sa Panginoong Jesus. Wala nang death ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen po ba? At iyon po ang, kaya nga po mahalaga ang resurrection, kapatid eh. Ito po yung pinaka-ultimate justice na ibinigay ng Panginoon to vindicate His holy name. The total reversal ng lahat ng error na ginawa ni Adan. Amen? Sa kanyang pagbagsak sa kasalanan. At bilang pangwakas, mga kapatid, tayo po ay magbasa sa talatang ito ng 1 Corinthians 15 verses 24 to 25. Then comes the end. When He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power, for He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy that will be abolished is death. Amen. Yan po ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Pinapaluhod niya ang lahat ng kanyang enemy. Lahat ng pamahalaan na ayaw siyang kilalanin, every knee bow down, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Amen? Yan po ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Sinishake niya ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga institusyon, lahat ng mga pamilya, lahat ng mga philosophy, lahat ng reasoning, lahat ng mga ginagalawan ng tao, payuyuko rin ng Panginoong Jesus sa kanyang paanan. At yung kingdom ng Panginoon ay patuloy at patuloy na mag-increase. Yung kingdom of man naman, paliit ng paliit, nakita niyo po yung image na napaniginipan ni Haring Nebuchadnezzar. Yung image na yun is the kingdom of man. Iba't ibang mga panahon, guguho lahat yun. At yung kingdom ng Panginoong Jesus ay parang tipak lamang ng bato, maliit, pero palaki ng palaki, palaki ng palaki, hanggang sa isang maging isang malaking bundok. That is yung kingdom ng Panginoon. Ganyan po ang i-expect natin magaganap sa mga panahon na darating. Amen? Marami po mga Kristiyano na natrap po sa ganitong paniniwala na kasi nabasa nila yung scriptures yung sinabi ng Panginoong Jesus at sinabi ng mga apostol na ang huling panahon ay ang magiging palatandaan, pasama ng pasama, yung mga evil will become worse. O huwag niyo pong putulin yon. Kasi iyan po yung isang mistake eh ng ibang mga Kristiyano. Ang nakita niya yung negative side lang, pero hindi niya nakita yung the other side. Ngunit ang mga banal ay magpapakabanal, ang matuwid ay lalo magpapakatuwid. So, kumpletuhin po natin yung konteksto para makita po natin yung gospel. Yung mundong ito, pasama ng pasama. Lahat ng ayaw magpasakop sa Panginoon, pasama ng pasama kailang kalagayan. Pero yung mga hinirang ng Panginoon ay nagiging brighter and brighter. Gaya sinasabi sa may Proverbs, brighter and brighter hanggang sa ang liwanag natin ay magiging katulad ng tanghaling tapat. Ganun po,
mga kapatid, ang destination ng mga Christians. Kaya nga, tumingin tayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Tignan natin ang bawat taon in the eyes of God, in the eyes of the reign of Christ. Nawa mga kapatid, ang ating maikling pag-aaral ay makapagdulot sa inyo ng pagkamulat ng ating mga isipan. At tayo ay balangkasin natin ang ating mga sarili and submit ourselves totally sa pag-ahari ng Panginoong Jesus. So that the favorable year na diniklear ng Panginoong Jesus ay sumaating lahat. Merry Christmas sa inyong lahat and Happy New Year in Jesus' mighty name for the glory of God. Amen. Oh God.